Welcome back again to my YouTube channel. It's me, Marshmall Bago. If you are new to my YouTube channel, don't forget to like, comment down below for any suggestion you want me to do. Subscribe and click the notification bell all para lagi kayo updated sa mga upcoming videos. Videos or for my vlog today, yung mga requested ng mga iba or requested ng mga friends ko, ang magbigay do ako ng mga tips para tumagal ang relasyon. So ngayon, i-share ko pa sa inyo, huwag nyo pa i-skip yung video, okay? Kasi i-share ko sa inyo, kasi kung tatanungin nyo ako, ilang years na kami ng jowa ko o ng magiging future husband ko, magna 9 years na po kami. Dahil sa simple na ina-apply namin sa relasyon namin, tumagal kami. A few moments later. Okay, let's start. Pag-uusapan natin kung ano yung mga tips na dapat gawin nyo para tumagal ang relasyon nyo. Okay. Opinion ko lang po ito. So, depende kasi sa isang tao kung paano mo ni-handle yung isang relasyon ninyo. So, ito yung mga tips na sinulat ko dito sa aking notebook. Oh, syempre, sinulat ko. Baka naman makalimutan ko dito. Okay. Ano-ano yung tips para tumagal sa isang relasyon? Okay, let's start. Tip number one. Okay, getting to know each other. Anong ibig sabihin nun? So, ibig sabihin nun, kailangan mo malaman yung background status niya. Ano-ano yung mga background status niya? So, bago pa lang kayo magkakilala, so tanungin mo na kung ilang taon na siya, saan siya nakatira, ano yung background, family niya, hanapin mo yung status niya, single ba siya or married. Kasi minsan kasi sa isang relasyon, kapag sobrang mahal mo ang isang tao, hindi mo na natatanong, single pa ba to? Minsan kasi pag married na, patay tayo niyan. So next, dapat malaman mo yung mga gusto niya at ayaw niya. Okay, para hindi niyo pangawain. So, ikaw mismo alam mo nang mag-adjust. Okay. Next, yung strengths and weaknesses niya. Dapat malaman mo kung ano yung kinakatakutan niya at ano yung strengths niya. Ako kasi alam ko na lahat sa jowa ko. Kaya, kilala ko na talaga siya ng lubos. Okay, tip number two. Okay, tip number two. Meet his or her family or friends. So, kailangan makilala mo o makilala ka ng pamilya niya o yung mga kaibigan niya. Bakit? O big question, bakit daw? Kasi for me, gusto ko maging, kung papasukin ko man ang isang relasyon, gusto ko maging open. Ayoko yung mga private relationship na yan. No, big no, no. Kasi gusto ko, alam ng pamilya niya, ng friends niya, na ako yung girlfriend niya. Para walang sikreto, open to isa't isa. Mas okay na pag alam ng buong bayan, char, buong bayan talaga. Buong bayan ang about sa inyo. Kahit kailan, di ko ginusto yung pina-private yung relasyon nyo. Okay, yun lang pa, yun lang. Kung mano isang tao, hindi mo dapat itatago to. Dapat ipakilala mo sa buong tao, buong bayan na sino man yan na share lang yung mahal mo. Okay, next. Tip number three. Trust. Okay, pag-uusapan natin about sa trust. Trust, hindi yung ano na sa isip nyo ha. Trust, tiwala. Tiwala sa isa't isa. Meron pa ba ganun? Meron pa. Trust each other, whether LGR or magkatabi lang. Huwag na huwag mong sakalin si GL.
always may limitado. Kasi dito nagsisimula yung test ni Love kung kayo ba ay pan sa isa't isa. Okay. Minsan sa relasyon natin, hindi natin maiiwasan na may nasasakal, di ba? For example, late na kayo. Darating talaga yung time na yung barkada niya nagyayaya na matipag-banding, ganun. Tapos yung isa, hindi pumapayag kasi daw maglalambi lang. So, kung may trust ka sa kanya, papayagan mo lang siya. As long as kilala mo yung mga kasama niya at hindi siya maglalambi o dapat iwasan niya yung mga babae na kakaselos niya. So, ganun na lang yung gawin niya. Kasi dito yun at kasi pag puro hinala ay nagiging totoo na pala. Diba? Narasan niyo na ba yan? Puro kayo hinala, siguro ng babae na siya, ganun. Tapos, naging totoo. Saan ang tawag doon? Diba instinct ang sabi ng mga ng iba? Instinct daw. So, nagkakatoto. Pero para sa akin, trust is important. Dahil pagmahal mong isa't isa, dapat may trust ka, may tiwala ka sa inyong dalawa. Okay? Trials is always there. It depends to the both of you. Kung kaya niyo i-handle o malalagpasan ito, good. Kasi walang perfect na relasyon. Ikaw na nila, di maiiwasan na magselos o maghinala. But best way to do, trust your partner. Okay. Tip number 4. Be loyal. Ahem, loyal na ang pag-usapan. Aminin na ninyo sa akin, sa jowa nyo. Minsan, sobrang loyal nyo. Pero minsan, hindi kayo nagiging loyal sa jowa nyo. Lalo na pag may nakilala kang bagong kaibigan, lalo na kapag gwapo o maganda, sexy, may abs. But there's more. Lalo na ngayon sa social media, ay mas lalo kayong may nakilala. Nakakalimutan mo si girlfriend o si boyfriend mo. Oops, wag ganun. Kapag pinasok nyo na ang relasyon nyo, ay dapat panindigan yung dalawa. Kapag loyal ka, ay dapat gawin mo yun para di gawin sa'yo pabalik ng girlfriend or boyfriend mo. Always stick to each other's heart. Ika nga nila, isa lang puso natin, best. Huwag maging abuso. Okay, next. Tip number 5. Gusto nyo gawin para lang ma-feel nyo ang isa't isa na importante kayo. Kasi pag may time ka sa girlfriend or BF mo, sabi nga nila, hindi nawawala yung time. Ay na, hindi nawawala yung love. Kasi nandyan siya, nandyan ka. Pag wala ka ng time sa girlfriend or boyfriend mo, dyan nagsisimula yung away. Nagsisimula yung pagiging full of you, miscommunication mo. Dahil bigla na lang nawawala yung time sa isa't isa. So for me, time is the best, is better for me. Time is important to us. Okay, next. Number 6. Effort.
So bakit ko ba sinabi dito ang effort? Kasi pag sinabi mo effort, materialistic agad ang pumapasok sa isip mo. Pero but there's more. Ito yung effort for me. For me, effort is the same with time. If you have time to each other, it's enough to feel the love. But if you want to feel, better, kailangan mo gawin to. Simple things like mansari. Ipaalala mo sa kanya na mansari nyo, i-greet mo siya, happy mansari date, happy mansari love. O simple celebration, mag-date kayo, depende sa inyo kung ano yung gawin nyo para lang mas maging memorable yung relasyon nyo. And of course, huwag na kakalimutan yung anniversary nyo. Kasi once in a lifetime, once in a blue moon lang yan, anniversary sa isang relasyon. Kami ng jowa, kami ng hubby ko, magna 9 years anniversary na kami. So, every anniversary, hindi namin na-escape. Sineserebrate talaga namin. Para to thank you kasi dumati, kasi naging years yung pagsasama namin. Simple celebration para sa memorable na pinagsama nyo. Mag-effort kayo like a surprise effort para maging masaya lang si GFRB at me. Lastly, ito yung hindi mo dapat kalimutan. Ito yung pinaka-importante sa lahat. Lastly, faith in God. Always put God sa center ng relasyon. Always give thanks to God. Always ask for guidance para sa strong na relasyon niyo. Kaya nga kami tumagal eh. Kasi si God, nag-bless siya sa, binibless niya pa yung relasyon namin. Kaya tumagal kami. Pinag-pray kasi namin na sana kahit anong trials man yan na dumating sa amin ay malalagpasan namin. But see, wala kaming ganun kalaking trials kasi fit kami sa isa't isa. May trust kami sa isa't isa, loyal kami sa isa't isa. Simple away lang, bati agad, hindi namin pinapatagal. Lalo na pag sabi na kayo matulog. Pag may galit sa isa't isa, dapat mag-sorry. Yung isa, dapat yung pride always. XX yan sa pride. Dapat ayusin yung pride, dapat is, yung isa is mag-a-adjust. Okay? Huwag kalimutan si God. Always pray to Him. So that's all. That's the end of my opinion. So, thank you sa mga nag-stay at tinapos yung video ko. I hope sa next vlog ko, andyan pa rin kayo. Thank you so much. Awit. Okay, yun lamang ang tips para tumagal ang isang relasyon. So, may pahabol ako, may shoutout ako. So, may news. Shoutout sa YTC ni Russia. So, guys, isap niyo pang YTC ni Russia. Si Janica and Janela, friend ko din yan siya sa YTC, nasa Duken kami. Si Davide Scott, PH, Joyce Rosales, AR Photography. Shout out to Ken Lopez. Shout out to so much. Thank you and
Have a good day.